Ayan, hello guys. Ang gagawin nating vlog ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano yung sa G-credit ng Gcash. Ayan. Kung paano mangutang ng pera sa Gcash. Ayan. Punta muna tayo ngayon sa G-score. Ayan. Click natin yung G-score. Ayan. Ayan, makikita natin dito sa G-score yung G-rating natin or yung G-score rating natin. Ayan. Ayan, kung makikita natin sa screen natin, ayan, meron tayong 407 na G-score. Ayan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng G-score? Ayan. Ang G-score, ito yung parang trust rating ng isang company or ng Gcash. Ayan. Kinocompute nila kung paano yung G-score mo. Ito. Meron tayong sample dito kung paano ma-increase yung G-score natin. Ayan. Ayan, sa baba, makikita natin yung cash in. Ayan. Kapag magka-cash in tayo ng pera, ayan, sa Gcash natin, sa Gcash account. Ayan. Kapag mag-pay QR code tayo, gamit yung Gcash account natin. Kunyari, bibili tayo sa grocery. Ayan, sa SM, mga ganyan. Ayan. Kapag Gcash account natin ang ibabayad. Ayan. Pag nag-pay bills naman tayo. Ayan. Tulad ng Meralco and Maynilad. Ayan. Kapag sa invest naman, ayan. Click natin. Ayan. Pwede tayong mag-invest sa Gcash at mag-save sa Gcash. Ayan. Pwede tayong mag-save up to, magkano ba? 5,000 yata. Ayan. Ayan. Para ma-unlock natin yung G-credit, kailangan mataas yung G-score natin. Ayan. Dahil yung G-score ko dito ay 407 pa lang, hindi pa tayo pwede makautang sa Gcash. Ayan. Ang G-credit line natin hanggang 30,000. Ayan. Ibig sabihin ng credit line, parang ito yung limit kung magkano yung uutangin natin sa Gcash. Hanggang 30,000 lang. Ayan. Kapag mataas yung G-score natin. Ayan. Yung interest rate naman ay 3%. Ayan. Tsaka may mga perks and benefits naman sa G-score. Ayan.